Tinarget ng LTFRB sa kanilang operasyon sa Quezon City ang mga mapang-abusong driver na Sobrang Maningil o di kaya ay nangungontrata ng pasahero. Patuloy rin daw ang investigasyon sa pananaga sa pamasahe sa isa sa mga miyembro ng K-pop group na 17. Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Ganun na lang ang galak ng ilang mga pasahero sa isang mall na ito sa Quezon City nang makitang nagsasagawa doon ng Oplan Isnabero ang mga kagawad ng LTFRB. Kontra sa mga driver na Sobrang Maningil o di kaya na may nangungontrata. Actually kahapon lang gusto mag-add ako kasi malapit lang ako. Ayun, gusto mag-add so tapos parang namimili pa. Ayun po, nangungontrata tapos hindi ka isasakay, namimili ng pasahero po. Ganun. Lalo na pag tag-ulan, mahirap sumakay. Iginatuwa rin naman ng ilang taxi driver ang isinagawang operasyon. Eh maganda nga yun sir, para yung ibang mga driver hindi namimili ng pasahero. Tama lang yan kasi yung ibang mga taxi rin kasi nadadama yung bumabiyahe ng matitino. So okay sa ito? Okay sa akin yan sir. Pero itong si Manong, hindi man nahuling nangungontrata, sabit naman sa di pagsuot ng tamang uniforme. Naka-shorts na, naka-chinelas pa. So bakit po hindi po kayo naka-uniform? Kasi nabasa kasi damit ko eh, kaya hindi ako naka... Sasabihin na natin nabasa yung damit ninyo, paano po yung pantalo ninyo? Ay, may sugat naman kasi ko, ma'am. May sugat ako, ito. Eh, dapat po sana, hindi po muna kayo bumiyahe. Matatanda ang kamakailan ay kinundina ng LTFRB ang umunoy labis na paniningil ng ilang mga POV drivers sa kanilang mga pasero. Ito'y matapos lumabas ang naging pahayag ni Joshua Hong na miyembro ng K-pop group na 17 na siningil daw siya ng driver ng nasakyan niyang taxi ng 1,000 pesos, mahigit umano ng 3 beses kumpara sa dapat daw sanang taxi fare. Pero paglilinaw naman ng LTFRB, hindi lang naman po dahil po may nangyaring insidente kay Joshua Hong, kundi dahil po trabaho po talaga namin i-enforce ko yung policy po ng board. Nakikipag-ugnay na rin umuna sila sa airport police baka sakaling airport taxi ang nasakyan ni Joshua. Ang MIAA naman, kasalukuyan na rin umanong nagsasagawa ng kanilang imbestigasyon. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.